What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayong araw na to no, ipapakita ko lang yung basic setup natin. So marami kasi nagtatanong no sa mga baguhan na mga kasamahan natin sa Lights and Sounds kung paano yung ano ko no, kung paano yung setup ko sa mixer tsaka sa mga speaker no. So ipapakita lang natin and then yung mga equipment natin kung pwede na bang iparenta yung ganoong basic ano no, basic equipment. So isasabihin ko lang mamaya yan guys kapag pinakita na natin yung mga equipment no. And then magbibigay din ako ng mga tips sa mga kung ano pa yung pwedeng iparenta no. So stay tuned lang kayo and then bago yan nandito pala tayo ngayon sa ano no, sa Concepcion Tarlac dito sa may Morales ano no, Morales resort. So ito no, Villa Morales. Ito yan. Ayan, Villa Morales. So yan na, shout out muna tayo sa mga kasamahan natin nagpapa shout out. Boy Sembrano ng Las Piñas City, big shout out po sa inyo. Archibald Bute from Lubao, Pampanga no. RNT Lights and Sounds, Johan TV Official, Gerald Conde ng Cristo Ray Capas Tarlac no. So big shout out po sa inyo. So yan guys, sa mga team basic diyan, big shout out po sa inyo. Stay tuned lang kayo. Peace. So yan, papasok tayo sa ating venue. Yan. Entrance arc natin. Ayan. Ayan guys no, bali may frontal lights tayo dito. Kapag nag-ano kayo ng frontal lights, so make sure dapat apat sila no or anim. So yung standard natin no, bali apat yung frontal lights. So depende na lang sa inyo no kung gusto niyo pandagdagan yung mga frontal lights. Kung gusto nyong gawin 8 pieces, so pwede rin, no? Ayan. Ayan yung venue natin. Ayan. Naka-set up na tayo. All set na. Tapos, kapag basic setup lang, bali dapat dalawang speaker. Dalawang speaker lagi, no? So, depende rin sa venue. Kung maliit lang yung venue, or masikip lang. So kung gusto niyo magbawas ng isang speaker, pwede rin. So kung gusto niyo magdagdag, pwede din no. So basta yung standard natin is dalawang speaker, one per side. Yan. Ganyan yung setup natin no sa standard basic lights and sounds. Basta dalawang speaker yung sineset-up niyo no. Ayan, and then dito naman sa table natin, siyempre as usual dapat meron kang music source para sa ano no, para sa music, laptop. So yung mga iba no, lalo na yung mga mobile, di ko alam kung meron pang gumagamit na mga ano no, mga DVD or VCD or mga player no. So yung mga ano ngayon, yung mga bagong mga event DJ ngayon, so gumagamit na ng laptop no. So yung mga iba rin gumagamit ng USB, lalo na yung mga in-house or sa mga venue gaya nito. Ayan, mayroon silang mga speaker sa venue no, and then mga VCD tsaka amplifier. So yan no, bali kapag wala silang DJ, so magpapasounds lang sila ng mga sa CD, ipapatugtog lang yon. So bali ganun lang no yung ano nila, yung mga basic sounds nila. Bali wala nang ano no, wala nang nagdi-DJ, so bahala na yung client. So kaya dapat yung mga iba ginagawa nila is nagre-rent kahit may sound system na sa venue, so nagre-rent pa rin no yung mga client, yung mga ibang client para may mag-operate tsaka mas maganda yung ipapatugtog ng music no. So kasi kapag VCD lang
tuloy-tuloy lang yan, no? Walang mayroon man sigurong magpo-post or mag-i-stop. So, yung mga client na lang, no? Or yung kung may mag-ooperate dyan, so ganun lang yung gagawin niya. So, yan. Bali, yun yung laptop natin. And then, dito naman, guys. Yan. Papakita ko lang. So, yan yung ano natin, no? Kapag wala tayong subwoofer, so nilalakasan natin ng konti yung base ng ano, no? Yung base ng mga music natin, no? Yan, naka 1 o'clock yung sa low natin, mid, and then yung sa high nasa 12:30 siguro. Yan. Then yung ano naman natin sa microphone, ayan yung setup natin, no? Yung low natin is nasa 9:30 or 9 o'clock. Tapos yung mid is nasa 12 o'clock, and then yung high is nasa ano, no, nasa 1 o'clock. So yan, no, marahil nagtataka kayo kung bakit yung low natin is nasa 9 o'clock lang, no. So kapag kasi ganyan, guys, kapag boses yung pinag-usapan, dapat loud and clear, no. Hindi siya ma-base. So ito, try natin siya, guys. Ay, naka-charge pa pala yung battery, so mamaya na lang. So i-explain ko na lang, no. Kasi kapag microphone yung ginagamit natin kapag sa audio, dapat mas lamang yung mid tsaka high, no, pagdating sa sounds. Kasi para mas clear, mas clear yung boses ng nag-MC, no? Tsaka pas, para mas maintindihan yung mga nanonood or yung mga guests or mga client, para mas maintindihan nila yung sinasabi ng MC, no? Kasi kapag mabase siya, parang lalo na close, ano, no, indoor, parang nag-re-reverb or malakas na yung bass. So bumabanda na yung boses, no? Hindi mo na ganong naiintindihan yung sinasabi ng host. So kaya ganyan yung ginagawa kong setup sa ating microphone. So kung titignan nyo, no, dito sa music source natin, sa laptop, ganito yung nakalagay, no, sa low natin. And then sa microphone naman, ayan, nakahina lang siya pa. So para mas quality yung boses ng MC, no. And then yung ginagamit pala natin na battery, Eneloop Panasonic charger, no. Yan. So yan, and then dito naman sa mixer pa rin tayo. So kapag may mixer kayo, no, so dito na lahat yung control ng sounds nyo, no. So kapag wala kayong mixer, kapag amplifier lang, so marami pa kayong inaano, no. Marami pa kayong pinipindot or pinipihit. Hindi ka mukha dito sa mixer. Dito na lang lahat yung control nyo, no. So mas maganda may mixer yung basic lights and sound setup nyo, no. And then DMX, ayan. So dapat kapag may frontal kayo, ayan. Kapag may frontal lights kayo, dapat may DMX din kayo, no. So yung mga iba is yung frontal lights naka-connect dito sa DMX, and then yung backdrop lights naka-connect din sa DMX, no. So ako, guys, mas gusto ko na yung backdrop lights, it's sineset ko na lang doon, no. Hindi na connected dito sa DMX, no. So yung ano, nasa sa inyo rin yun kung gusto nyong i-connect yung mga backdrop lights dito sa DMX. So pwede rin, no. Pero ako kasi, yung setup ko is mas comfortable ako doon sa doon lang sineset-up yung ano, no, yung backdrop lights. Yan. And then ito yung ano natin. Siyempre, as usual, dapat kapag magpaparenta kayo ng basic lights and sounds, so dapat may dalawa kayong wireless microphone. Tapos yung backup is isang wired microphone, no, para just in case na masira or magka-problema man yung
wireless microphone nyo, may backup kayong wired microphone, no? So yan yung setup natin, guys. Ayan. Dito naman. So nasa 12 o'clock lang yung volume ng ating XES15A. Ayan. So ito yung top row natin, no. Sa mga nagtatanong, sa top row natin kung ano yung pinagkaiba ng top row XES15A tsaka X15A, no. So yung X15A, may ano siya, no. May control siya sa mid, sa bass tsaka sa treble, no. Tsaka sa mid may pinipihit siya. So ito kasi kaya DSP. So ilalagay mo lang yung sindi ko lang yung flash natin para mas ayan, no, may flat music user na siya. So pipili lang kayo dito. So kung saan ang mag-a-adjust yung yung speaker, hindi ka mukha dun sa may pinipihit pa siyang ganito na bass, treble, tsaka mid. So sineset up nyo pa dito, ano. Hindi ka mukha dito naka-set na, no. Ayan. O yung setup natin, guys. So si DJ Bidar, no, yung nag-setup dito. Ayan. Siyempre, dapat may beep kayo. DJ Bidar. And si DJ Bidar. Ayan. So, ano lang to, no? Christening tsaka first birthday. So, ayan yung mga frontal ay backdrop lights natin. Naka-set up na yan. Ito yung ano natin. So, ayan guys, no? Titignan nyo yung speaker. Dual mid, no? Tapos ito yung tweeter nila. Oops. So, sira na pala, no? So, ito parang ano lang, no? Parang ginawa lang. Parang assemble lang, no? So yun guys, no, I hope po may natutunan kayo sa video natin ito. So yan. Ang init. So yan, no, so yan sa mga Team Basic dyan, big shoutout po sa inyo. Salamat sa panonood. See you in the next vlog, guys. Peace!